Pagkatapos ng unang set, lamang ang Bull Smashers kontra sa number one ranked team sa Reinforced Conference ang Water Defenders 25-20 na naging talaan sa dulo ng opening set. Galing sa pagkatalo itong Cool Smashers sa huli nilang laban, ang Water Defenders naman galing sa dalawang sunod na pagkapanalo. Lamang kanina sa bandang umpisa ang team ng Water Defenders, kontrolado nila Keddy, kontrolado nila Bully yung opensa, and of course namamayagpag ng gusto itong si Jasmine Abor at matibay yung depensa ni Pantone bilang libero. So balit nung nagka-problema yung kanilang depensa at gumana itong si Alex Cabanos para dito sa Cool Smashers. Nahirapan bantayan ng Water Defenders ang opensa ng Cool Smashers. At higit pa dyan, tumibay ang net defense ng Cool Smashers. Dahilan kung bakit, maski marami silang unforced errors, nakalusot sila sa lakas na rin at husay na kanilang service efficiency. Maraming salamat muli at magandang gabi sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa SND. Don Ross kasama si Coach Ronnie Magsano. And we also have Angelique Manto at courtside. Importanteng laban po para sa Water Defenders sapagkat kung sila ay mananalo, makakabit nila ang unang pwesto sa semifinals at outright semifinals berth. Cool Smashers, Coach Ronnie, despite not playing Eliza Valdez, ano yung nakikita mong mga positive na bagay na ginagawa ng kumpanan ni Coach Tybo din? Unang-una nag-deliver ng gusto itong si Dao. At maganda yung combo nila nitong si Laura Shaw. Alex Cabanos continues to be a very good playmaker for them. Ganda ng mga pasa niya, mahirap siyang bantayan. Pero kailangan ipunto natin to. Rakrakin is playing well sa kanyang position. At itong si Jan Magalanza is also complementing itong dalawang reinforcements. Dagdag mo pa dyan, Colin Bravo, defending well dyan sa gitna laban sa mga higanteng reinforcements. Speaking of mga higanteng reinforcements, ang laki, no? Ayan po, si Keddy at si Wally. They have to work double time dahil hinakbakan sila sa opensa kanina. Alright, Coach Ronnie, basahin muna natin ang mga tweets ng mga manonood ng PBL on ABS-CBN. Mark D says, go Water Defenders. And he's watching all the way from Dubai. Kagagaling lang ng daughter ko sa Abu Dhabi. Sabi niya, saksahan ng ngayon. Pero napakagandang lugar dyan sa Dubai and of course sa Abu Dhabi. Pero bang si Melvin Alfonso, grabe si Kutika Kapin, parang tirador sa ere. Tirador sa ere. I like that. English yan naman natin para maganda. Slingshot. Oh, yeah. Oh. Oh. Mautak ding maglaro. Ay, totoo. Pero tama ka. Tama ka, Melvin. Dahil pag nandito ka sa vantage point namin, rinig na rinig po. Iba-iba po kasi yung tunog ng palo ng mga players. Yung sa kanya, distinct. Dahil parang, tama ka, parang pinapalakol eh. Sa sobrang lakas. From the service line, may mga atake si Kutika. Keddy. Running attack does not work. Yung reaction ni Dao eh. Alam niya na mali yung pagkapalo sa pagkakataon na yun. Balikan muna natin si Angelique Manto. Isang revelation para kay Coach Roger Correa, hindi lang sa NU, kundi dito na rin sa V-League ang kanyang center na si Jasmine Nabor. Alam niyo ba, Anton and Coach Ronnie, na pumalit lang pala sa pinanggalingan itong si Jasmine dahil nagsimula siya bilang center ng first year hanggang second year high school. Naging spiker ng third year high school hanggang first year college at bumalik bilang isang center ng second year college hanggang sa ngayon. Pero kung meron man daw siyang funniest moment as a center, ayun daw yung transition niya from spiker to center dahil umaatras pa nga daw siya minsan na parang magsispike at sumasalo lang ng bola dahil nakakalimutan niya na setter na siya. Pero kung may mas nakakatawa daw doon, ayun na yung 6 na taon na siya dito sa Maynila pero hindi pa rin siya marunong mag-commute. Pero it's never too late, Jasmine. At sabi nga ni Coach Ronnie, hindi ka nag-iisa. Anton and Coach Ronnie? Aba, 6 na taon na siya sa Maynila, hindi pa siya marunong mag-commute. Ako, 6 na taon pa lang, marunong na ako mag-commute. Tuturuan kita. Ayan po, Jasmine Nabor. Siguro pag nagko-commute si Jasmine, kailangan parating may kasama. Dahil minsan, nakita ko itong Water Defenders team sa shopping mall sa Pasay. Magkasama sila, Coach. Talaga? Saka may mga train na naman ngayon eh, di ba? Yes. Pag nahirapan ka, ako lalakarin ko na lang para di ako maligaw. Samantala, Gemma Gananza drop ball. Yes. Beating the defense of Malabanan. Kanina, maganda-ganda yung kalamangan dito ng Water Defenders at
Ito naman Cool Smashers ngayon na naghahabol. Leading scores for our two teams. Reinforcements ng Cool Smashers with a total of 13. Pito naman combined para kay Keddy at Wally. Service ace. Malabanan not reacting. Soltones, malabanan not communicating. Colin Bravo, isang katangian na mayroon. Itong mahusay na malalarong ito. Mahusay ang placing ng kanyang mga service. Alam mo, Coach, ito pa lang yung pangatlong laban sa PVL ni Gemma Galanza. At ang kaganda ng PVL, you can add yung mga players na katulad ni Gemma throughout the season. So, great addition itong si Gemma dito sa Cool Smashers. No doubt. Si Todd Carlos naman para sa Perla Spikers. At nakakatawa dahil itong mga binabanggit natin may mga playing years pa sa UAP. So, nakikita mo yung pakete nila, yung kumpiyansa nila. Sigurado, may madadagdagan. What a dive by Risa Sato. And what a drop ball attempt there by Dao. This time, Dao hits it from the back row. Malabanan. Nice pass. Binigay dito kay Boli. Cabanos. The shout. Check ball. Oh, check ball. Pag siya yung pumalo, parang, alam mo, walang biro po ito, ha, sa mga nanonood sa atin. Titingala ka eh. Yung bola niya, pasok dun sa ilaw eh. So, sobrang taas ng pagbigay sa kanya. That is one thing also that a playmaker has to adjust to sa tangkad ng kanyang attacker. Regalo para kay Gemma Gananza. Kung makikita mo, parang beach volleyball maneuver para kay Galanza. Iba na rin talaga pag nakakapaglaro ka sa buhangin. Mas malakas yung core mo, mas iba yung reaction time. Gemma Galanza scoring para dito sa Cool Smashers. At ngayon, tabla na tayo at 6-all. Tama ka, Coach Ronnie. Nung una ko nakita si Gemma Galanza, she was playing beach volleyball as a reserve for Adamson. Yung dalawang main players was Bang Pineda and Amanda Villanueva. Si Gemma yung reserve. That was a couple of years back sa UAAP. That's good company. Kaya talagang nakita natin yung development nitong si Gemma. Si Sato. Celebrating. Apart from being a good spikers, knowing whom to attack. Not only reading the defense, kundi hanapin mo yung weak link sa depensa. Nice one, Coach Ronnie. Kala ko, isa spike mo yung ball eh. Good pass. Dig pass para kay Miki. 7-all. Sa ating pangalawang set, Cabanos. Going to Pao Soriano. Beating Yang Boli. Nakabulim pa dapat ni Eliza Ero. Kaya niya yun. Sanay kay Coach Roger yan. Batak sa San Sebastian yan. 8-7 ang ating talaan lamang ang Cool Smashers. Magbabalik po ang BBL sa ABS-CBN. Ate Liza, ako po si Arabella Olaso from Lipa City, Batangas. Ano po kayong pwede niyong irigalo sa akin dahil birthday ko po bukas? Sino? Hi Arabella, kung may bibigay ko sa yung gift kasi birthday mo na bukas, siguro ibibigay kong gift talaga is time kasi you deserve my time siguro and the time of the people who love you. So, happy birthday! I hope to meet you soon and wishing you all the best. God bless you! So, from one Batangas native to another, Eliza, of course, from San Juan, Batangas. Kababayan. Totoo yun. Tama yung sabi ni Eliza. Mahirap ibigay yung oras eh. Diba? Regalo, makakabigay ka ng regalo. Pero minsan yung oras, napakahirap dahil sa marami tayong pare-parehong ginagawa. So, Eliza, may corporate job ito, di ba? Endorser din na napakaraming bagay. Kaya, right now, she takes the time to rest as her Thai teammate, in Thailand, itong si Kunika, does the damage on the court. Sige ba ang racket doon? Sato, tsaka huwag niyo sabayan ng talon. Matagal siya sa ere. Pag sinabayan niya, pabagsak na kayo, papalupa lang siya. Maunahin niyo siyang tumalon. Okay? Pag talon niya, saka niyo talon. Hindi yung huwag niyo sasabayan ng talon. Hindi niyo talaga mahihirapan kayo. Kasi matagal siya, tapos mapuwersa yung palo niya. Sato, don't jump together, okay? Dan, paunahin muna siya, saka tayo tatalon. Depensahan mo kayo ganito, Let's go!
This match is brought to you by Rebisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Ayan po ang mga face cutouts. Yan ba tawag? Face cutouts? Face cutouts. Paper faces. Hindi bobblehead eh. Kasi yung bobblehead yung maliit. Totoo yun. Tapos meron ding standees yung mga players. Diyan sa labas, sa labas. Kita ko nga eh. Pero ano eh, si Colin Bravo may comment, mas matangkad daw yung kanyang standee sa kanya. Aba! 6'6 feet tall daw yung standee niya, eh si Colin 5'11 lang daw. Yung layo nun ah. Kalahating ruler yun ah. Pero yung kay Jonah Ibiza naman, sakto lang, 5 flat. Walang lapis, walang kulang. Aba! Nasukat nila eh, coach. Aba! Dadaanan ko nga yun, kasi dito tayo lagi dumadaan sa likod eh. Ano ba? May reklamo. Strict ha? 3-point lead para dito sa Cool Smashers. Looking to regroup sila Coach Roger Gurayev. Kanina nagpaalala siya kung paano din depensa itong si Dow. Dahil paulit-ulit silang nililito at talagang basag yung kanilang depensa. 2-point lead still para sa Cool Smashers. Malabanan has played really well para dito sa water defenders. Of course, was a nice year para sa Lady Tamaraws. And again, making it to the Final Four pero hindi pa nagpapaubaya ang Lasal at Ateneo na mayroong maka-gate crash sa finals. Siguro kung gatong klaseng laro ang lalaroin ni Jeremy sa susunod na season, eh baka makatulong sa kanyang koponan. Ibang-iba eh, no? At mahirap itong ginagawa ni Jeremy as we see two straight service aces from her. Kasi mag-isa lang siya eh, from FU na biglang sumali sa isang koponan. Oo. Yan yung mga bagay na kailangan matutunan ng mga batang players, yung makisama, to fit in. And sometimes you have to lose a little bit of yourself in order to fit into yung the bigger picture, ika nga. Lalong-lalo na ngayon, may reinforcements na. And she has to fit in already in FU in the first place kasi nga mula pang California, yes. Itong si Jeremy. Binabasa ko nga yung feature tungkol sa kanya. Apat pa lang magkakapatid dito na babae, no? At they have to be uprooted from California because she moved to Manila. Pero yung mother niya still works in California. Here's Jeremy Malabana. Sending that one long. She did damage from the service line. Kung wala ang rally tayo nakikita, eh, nasaktan niya yung defensa rito ng Cool Smashers. So, naging magandang pag-ugat yung timeout ni Coach Roger. Yung magandang response ng kanyang mga manlalaro. Now we're tied at 12-all. Babanos. Mali, the board, binigay kay Keddy. Balik ang bola dito sa water defenders. Quick attack! Tuloy pa rin ang rally. Dow. Mali. Nabor. Alam ni Jasmine eh. Yes. And so, unforced error para dito kay Jasmine Nabor. Keddy had her chance earlier pero hindi kumonekta. Nasagot ng Cool Smashers yung quick hit niya. Pasok pa rin yung serve ni Alex Cabanos. Very confident. Malaking bagay kasi ang haba ng playing time mo eh, no? Lalong-lalo na nung wala pa yung mga reinforcements, yung mga local players ang kanyang binibigyan ng bola. So naging solid yung samahan nila ngayon pagdating ng mga imports. Eh may kumpiyansa na yung mga teammates niya sa kanya. Soltones. Nabor. Pinalik kay Soltones. Sarado ang pintuan. Colin Bravo and Kutika. Double block para dito sa Cool Smashers. Dun sa panalo nila sa unang set, they had 4 block points laban sa dalawa para sa water defenders. Now the lead once again is at 3. This will be 4 straight points na kuha ng Cool Smashers after that service error nitong si Jerry Malabana. Pantone. Excellent pass to Jasmine Abor. Boli, Cabanos. Binigay dito kay Shout. And Laura Shout, very dangerous from her favorite spot. Of course. The opposite spiker, 6'5" from Oregon, gives the Cool Smashers a 16-12 lead.
na yung mga standees ng mga players ng Cool Smashers. May point naman si Colleen. Oo nga. May point si Colleen. Mas matangkad yung standee niya. Oo nga. Baka nasa hagdanan na ipatong ah. So 6-6 daw yung standee niya? 6-flat. 6-flat. Sorry. 6-flat. 6-flat. 5-11 si Colleen. Samantala. Ayan, walang 6-flat yan. Pero kung pumalo, hindi ko makikita yung bola. Sobrang lakas, sobrang bilis, sobrang galing. Itong si Dao, lalong-lalo na rito. Under 20 points in their last loss. Pero ngayon, I believe she's prime for a 20-point game. Now the lead is at 5. This is already 6 straight points para sa Cool Smashers. Nabor. Oh, Jasmine Nabor. And scores for Balintier. Siguro, 13, bilis ng top play na yun. Something that she learned from Gia Morado, yung kanyang idol. Jasmine Nabor, serving. Or rather, husay din talaga sa batang ito. Soltones with the service ace. 14-17. Rachel Soltones attacking itong si Rakrakin. Rakrakin, a partner entry to the program ng San Beda Red Lions. Team captain, nadala ang San Beda sa Final Four. Matagal-tagal lang hindi nangyayari. At hirang pa bilang Rookie of the Year. Butiga. Pantone. Nabor. Pinigay kay Kelly. Ooh! Miscommunication. Doon, Jasmine and Jeremy. Very important to really communicate. Kaya dalasan yung second ball talaga sa setter yan. Kaya kung talagang sasaluhin mo, yes, kailangan there. Masabi Kutika mo. Dahil kundi habulin talaga niya yan para may angat at mag-iba to sa open sa mga opposite spiker kung kinakailangan. Rossport shot. 15-18. Where is or what is the most dangerous spike of volley, Coach Ronnie? Dati sa akin ha, sa back row. Jennifer back Kelly. Dati, yung pipe play. Yes, player. Yan kung unang nakita. Saka kung makita mo lumipad dati yan, talagang nangingibabaw. Gumugulong yung mga sumasagot eh. Hindi ganyan kataas, hindi ganyan kababa. Bihirang-bihira na ganyan lang yung vertical. Yan dati talagang sapul ka sa mukha, gulong ka, habulin mo. Lumalabas yung bola, maabot sa stands. Sa sobrang lakas ng palo niya na hindi nasasagot. Time out. Still, Asin beating the single block. Not only, Kaya mo ka, ha? May best hot only. Alaga tayo sila muna. Hey, import, ha? Serve here, ha? So, up lang. Kaya ni Alex, please spike. Now, transition, ready for Jake. Deep, check out, ha? 1, 2, 3. Let's go. 4 matches on the board. Alam rin ni Coach Tybun din ang tendencies. Itong si Jeng Bo Lee. Lalang kilala niya yan. Nalang nagbukas ng pinto para sa mga reinforcements mula sa Thailand na makapaglaro po dito sa atin. Hindi lang siya. Pati yung reinforcement ng Philippine Air Force, si Sang Wang. Alam ko, she's already 39 years old. Mabalik-balik din niya. At naging kampiyon under Coach Les Familiar para sa Cagayan Valley Rising Suns. Nabor. Boli. Bravo. Binalik dito sa Water Defenders. Sato, quick attack. Fighting back, fighting hard. Sato once again doing damage dyan sa gitna even against the taller blockers. Si Jiang Boli, kung makikita mo, for the younger players who are watching, kung makikita mo, wala yung taas ng talon, pero naiiwan dyan yung utak, yung placement, yung pagbasa ng defense. As you grow more mature, yun ang gagana talaga sa'yo, yung thought process na napakabilis at napakahusay. Ayan, oh. Siya ang pinupuntahan ngayon ni Jasmine Nabor. Rakrakin was ready. Dao from the back row. Oh, and they score. A two-point cushion para dito kila Dao. In the nick of time. At ito na po.
ang pagpasok ni Eliza Valdez. Oh, yan ang unang pagkakataon. Ito na rin po yung mga kasagutan sa inyong katanungan. Mm-hmm. And she will see action. Might be sparingly, pero ginamit si Phenom Eliza Valdez. Leading local scorer ng ating Premier Volleyball League. 23.1 points per match. Balls out. 18 to 19. That serve sails out. 185 points in 8 matches para dito kay Eliza Valdez. And 18 of those 185 points came from the service line. Halos 10%. Ano? Valdez receives that one. Ibigay dito kay Galanza. At tabla na naman po tayo. 19 all. Huli tayo nagtabla, I believe, 12 all. Tapos lumamang ng huli ang Cool Smashers dahil nag-service error si Malabanan. Tina-target ni Nabor si Valdez sa service line. Nabor, binigay dito kay Boli, who breaks down the wall. What are defenders? Nauna ngayon dito sa second set. Attacking the smaller blocker right now. 1-point lead para sa water defenders. They lost the first set. Looking to tie this match at one set apiece. Si Valdez pa rin ang tinatarget ni Jasmine Abor. Malabanan. Binigay dito kay Boli. Wow! Again, eh, binabanggit natin. Boli, once again, helping out the water defenders. So now they're on top by two. She will just hit power, no matter what. Check out, Laura. 1, 2, 3. Okay, good vibes, huh? Bawi na, bawi, bawi. Yo. Hey, it's okay. So keep on talking. Good vibes na tayo, huh? Come on. 27, the men's division. Beautiful game, beautiful game. Come on, huh? Beautiful game. Sexy game, flex, huh? Sexy game. 1, 2, 3. Santa Elena. That's for the men's division of the Premier Volleyball League. Importanting timeout na tinawag ni Coach Ty Bundit sapagkat na napako ang kanyang kuburan sa Living Champ. At lumalapit na rito sa 25 points ang water defenders. In the last 4 or 5 play dates, halos puro 5-setters ang ating mga nakikita. Mga teams na nangangailangan ng panalo, mga teams na gahabol ng panalo para makarating sa top 2 spots. Grabe dumipensa itong si Gretzel Soltones. Binigyan pa ng low five ni Coach Roger Gorea. Appreciating the effort. Yan, oh. Nandun na naman siya for that one hand dig. Now the lead is at one. Good reaction para dito sa team ng Cool Smashers. Gemma Galanza keeping that ball in play. Sakto yung pagtaas niya ng bola. Sakto sa gitna. Pinatay na yung bola para may iba. May baba. Kalamangan ng water defender sa isa. Nabor. Boli. Binabol ni Kutika. Cabanos, free ball. Nabor, kanina siya pupunta. Quick attack Sato. Para kay Risa Sato. Excellent ball distribution coming from Jasmine Nabor. Right now, what I like from Malabanan, nagsasalita na siya. Nakikita ko na sinasabi niya, mine. Mine. Para wala nang miscommunication na nangyari. It was slow to develop, but still proved to be worthy enough para dito sa water defenders. At ngayon, dalawa muli kanilang abante. Cabanos. Binigay dito kay Galanza. Much needed point right. Para sa Cool Smashers. Alam naman natin ang kakayahan ng Lady Falcon na si Gemma Galanza. Top gun ng Lady Falcons. At ngayon ay bumomba ng importanteng puntos para dito sa Cool Smashers. Kuha nila yung first set. Nag-ahabol sila ngayon dito sa ating pangalawang set. Nabor. Malabanan. Puntos from the opposite side. Excellent reaction coming from Jasmine Nabor. Not exactly the perfect reception courtesy of Jeng Goli. But it's a hype para kay Malabanan to operate over that double block. And against the defense, itong si Laura Schacht. Dao. Boli. Nabor. Binigay kay Soltones. Tinapos. Oo. Nalunod si Gretzel. 22. She had the right idea.
going for a drop. Substitution. Laban dito sa double block. Bumeke. Bravo. Pero hindi tumawid yung kanyang drop shot. Paul Soriano. Serving for Queen Lang. Dami na rin dito sa ating mga local players. Dito sa mga naglalaro ito, yung national players. No? Yung hindi man sa women's team, sa youth team. Two set points for the Water Defenders. Coming up with a very good service reception. And then, this quick play for Jennifer Keddy. Laki nito. Keddy is silently for the leading scorer among the reinforcements dito sa ating PVL. Cabanos. Gotika. Grabe pumalo talaga, no? Iba, iba, iba talaga. Distinct, eh. 23, distinct saka consistent. Service. Alex Cabanos. Set point para sa Water Defenders. Tabor. Soltones. Boli. Pantone. Cabanos. Binigay dito kay Kutika. Oh. Walang check ball. Water Defenders. Naitabla ang ating laro. An active and inspiring effort. Panoorin natin dito. Very exciting rally. Kept alive by Boli. Na nagresulta nitong attack error coming from Kaupin. I thought that there was some contact there on that spike coming from Dow. Pero hindi na ibigay sa kanila. And the Water Defenders will bring home set number 2. Tapla na po tayo. We will be back for set number 3. Ito po ang premiere of Volleyball League Reinforced Conference. Hatid sa inyo. Dito lamang sa SNA.